kulam, barang, palipadhangin, tigalpo, usog, at kung ano-ano pang mga masamang lalang ng tao gamit ang itim na salamangka. Nakakatakot, lalo na kung ikaw ang pinapatungkulan nito. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay isa-isahin natin ang mga halamang dahon na maaari mong gamitin pangontra sa kulam at palipadhangin. Mga halaman na nasa tabi-tabi mo lamang din matatagpuan. Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Bakit nga ba tayo madalas kinukulam? Ang kulam ay maaring namumuong inggit o galit o pagkamuhi sa iyo ng iyong kaibigan o kakilala. Pagkainggit na maaring dala ng iyong pag-asenso, naabot sa buhay, posisyon sa trabaho, kasikatang tinatamasa, o kaya ay usaping pag-ibig. At dahil naiinggit siya sa iyo, kaya ipinapakulam kanila. Kaya kung nakakaramdam ka na ikaw ay kinukulam o mayroon kang kakilala na pinaglalaroan ng mangkukulam, dapat ay alam mo ang mga bagay na ito. Ano-ano nga ba ang mga natatanging halaman na kinakainisan, kinatatakutan o ayaw na ayaw ng mga mambabarang o mga mangkukulam? Number 1. Luyang itim. Ang luyang itim ay matagal ng pangontra sa kulam, sapagkat ito ay nagtataglay ng amoy o enerhiya na ayaw ng mga mangkukulam o mga masamang elemento. Kung feeling mo ikaw ay binabarang, magpatuyo ka lamang ng ugat ng luyang itim, ilagay ito sa pulang pouch at idikit sa iyong suot-suot na damit. Maaari ka ring magpakulo ng ugat nito at gawin itong tsaa. Kung ikaw naman ay mayroong tanim nito, ipwesto lamang ito sa pintuan ng inyong bahay at sa tuwing may darating na mga taong may masamang balak sa iyo, ay makukontra agad ito ng luyang itim. Number 2. Madre Cacao. Ang Madre Cacao rin ay isang mainam na halaman na pangontra sa kulam. Kung may kakilala ka na maaring kinukulam, kumuha ka lamang ng ilang tangkay ng dahon nito at ilagay sa ilalim ng unan. Labis na kinaiinisan ng mga masamang elemento o mangkukulam ang amoy ng dahon ng Madre Cacao. Number 3. Bawang. Ang bawang ay mainam na pantaboy ng mga bad energy, lalo na sa mga aswang at mga mangkukulam. Ang amoy nito ay animoy na kasusulasok sa kanila. Maglagay ka lamang ng isang buong bawang sa bintana, pintuan o kisame, o kaya ay sa isang pulang pouch at parating dalhin o ilagay sa inyong bag upang hindi katablan ng mga palipadhangin o mga salamangka. Number 4. Laurel o dahon ng laurel. Maliban sa ang laurel ay mainam na sangkap sa pagluluto ng mga ulam o mga putahe, ito rin ay mainam na pangontra ng mga bad omen o mga bad energy sa paligid. Kumuha ka lamang ng isang lagayan na mayroong asin at samahan ng 6 na piraso ng dahon ng laurel. Ipwesto ito sa likod ng inyong mga pintuan dahil maaaring isa sa iyong mga bisita ay may maitim na balak na pala sa inyo. Sa tulong nito ay makukontra na agad ang binabalak nito. Number 5. Atis. Ang atis o dahon ng atis ay mainam na panlunas sa mga sugat sa balat, gamot sa ubo o sa sipon. At higit sa lahat ay pangontra din sa kulam.
kumuha ka lamang ng 3 hanggang 7 piraso ng dahon nito at pakuluan at gawing panghuling banlaw sa inyong paliligo upang maitaboy ang mga masamang elemento na maaaring dumapo sa iyo. Number 6. Lubigan. Isa ang lubigan sa masasabing miracle plant dahil mainam itong panlunas sa empacho, sakit sa ngipin, galis, hika, walang gana sa pagkain at memory loss. Ganon din sa kulam. Kumuha ka lamang ng isang tangkay nito na mayroon pang ugat, stem at dahon nito. Pakuluan din ito at gawing huling banlaw sa inyong paliligo sa umaga man o sa gabi. Number 7. Pandan. Kilala ang dahon ng pandan bilang masarap na sangkap sa mga dessert, nilalagay sa kanin at flavor ng mga tinapay o panghimagas, at maging ito man ay kontra sa kulam. Kumuha lamang ng 7 piraso ng dahon ng pandan, pakuluan at gawing pampaligo. Sa tulong ng mga herbal na halamang ito, ay makukontra ninyo at maitataboy ang mga bad omen o mga bad elements o mga palipadhangin o kulam na maaring para sa inyo. At syempre, ang pananampalataya pa rin at pananalig sa Diyos ang pinakamalakas na pangontra sa lahat. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.